Sa ating lahat, welcome po sa ating Alan Marino YouTube channel, Teach Simply. For today's video ay pag-aaralan natin kung paano tayo mag-a-add ng mga fraction na magkaiba ang denominators. Pero bago natin simulan ang ating panibagong topic, ay magre-review muna tayo sa nakaraan nating upload. How to add fractions with the same denominators. Sinabi ko doon na may tatlong steps. Una, tingnan natin ang denominator at dapat magkapareho sila. Pangalawa, kung pareho na ang ating denominator, ay i-add na natin ang ating mga numerator at ika-copy na lang natin ang magkaparehong denominator. At ang pangatlo ay isi-simplify natin ang fraction kung pwede pa itong mas-simplify. So, ang sagot ay 3/6. So, paano natin ito ngayon isi-simplify? So, maghahanap tayo ng number na pwedeng makapag-divide kay numerator at pwede ding ma-divide si denominator. So, ang number na yon ay 3. So, 3 divided by 3 is equals to 1 and 6 divided by 3 is equals to 2. Therefore, our answer is 1/2. So, tapos na nating natalakay ang pag-a-add ng mga fraction na pareho ang denominators. So, ngayon ay mag-a-add na naman tayo ng fraction na magkaiba ang denominators. Tingnan natin ang examples na ito. 1/2 plus 1/3. Ngayon, merong apat na steps in adding fractions with different denominators. Uulitin ko, merong apat na step kung paano tayo makapag-add ng fraction na magkaiba ang denominator. Let's go to step number 1. Check the denominators of the fraction. So, eto na ang ating example. 1/2 plus 1/3 equals. Ang tanong ko ngayon, magkapareho ba ang denominators ng dalawang fraction? Hindi, dahil ang denominator ng isa ay 2, samantalang ang denominator naman ng isang fraction ay 3. Ngayon, kung natatandaan ninyo, sinabi ko na hindi po pwedeng mag-add ng fraction kung hindi pareho ang denominator. Therefore, hindi pareho ang denominator ng dalawang fraction, so hindi natin sila pwedeng i-add. So, paano natin ito i-add? May mga kailangan bang gawin para mapareho ang ating denominators? Tingnan natin. Dahil hindi po pwedeng mag-add ang hindi pareho ng denominator, punta tayo sa step number 2. You have to make the denominators of the fractions the same. Kailangan daw nating gawing magkapareho ang denominator ng mga fraction. Paano? By finding the least common multiple or their LCM of the denominator. So, pwede palang magkapareho ang denominator ng dalawang magkaibang fraction kung mahahanap natin ang LCM nila. Pagkatapos nating hanapin ang LCM ng dalawang denominator, ay magra-rationalize tayo. Ngayon, handa na ba kayo? Let's have a review. 1/2 plus 1/3. Sinabi natin kanina na hindi po pwedeng i-add diretso ang fractions na ito kasi magkaiba sila ng denominator. Ngayon, pwede natin itong gawing magkapareho ang denominator na itong si 2 at si 3 ay magkapareho sila kung hahanapin natin ang LCM. Napakarami ng paraan kung paano maghanap ng LCM. Ang isang pinakasimple na paraan para mahanap ang multiple ni 2 at multiple ni 3 at tingnan natin kung makuha natin ang LCM ng dalawa ay through the listing method.
ililista natin ngayon yung mga multiple ni 2 at multiple ni 3 at hahanapin natin kung ano yung least common multiple nilang dalawa. Handa na ba kayo? Let's start with 2. Ito ang kanyang multiples. We have 2, 4, 6, 8, at saka 10. Ngayon, maglilista naman tayo ng multiple ni 3. So, ito, 3, 6, 9, 12, at saka 15. Ngayon, may napapansin ba kayo sa kanilang dalawa? Meron bang parehong numero na nasa multiple ni 2 at sa multiple ni 3? Meron. Anong number yon? Merong 6 at merong 6. Therefore, itong si 6 ang LCM ni 2 at saka ni 3. At ito na ang gagamitin nating bagong denominator para magkapareho ang denominator kanina na 2 at 3 ay gagawin na nating 6 at saka 6. So, nahanap na natin yung LCM ng dalawang number kanina, which is 6. So, sa ating example na 1 half plus 1 third, meron na tayong bagong gagamitin na denominator, which is si 6. Itong si 6, tingnan nyo ha, ito na ngayon ang bago nating denominator. Para makuha natin ang numerator dito, si 6 ay i-divide natin kay 2. Uulitin ko, itong si 6 ay i-divide natin kay 2. 6 divided by 2 is equals to 3. Si 3 ngayon ay imu-multiply natin sa dating numerator na 1, kaya 3 times 1 is equals to 3. So, ang dating 1 half ngayon ay naging 3 sixth na. Uulitin ko, si 6 na naging LCM ay i-divide natin sa denominator dati na si 2 at ang answer nila ay 3. At itong si 3 ay i-times o i-multiply natin sa dating numerator na 1, kaya 3 times 1 is equals to 3 sixth. So, ang dating 1 half ay naging 3 sixth. Si 3 sixth na ngayon ang ating gagamitin. Katulad din ang ating gagawin sa isa pang fraction. Ang bagong denominator na 6 ay i-divide natin sa dating denominator na 3. 6 divided by 3 is equals to 2. At itong 2 ay imu-multiply natin sa dating numerator. 2 times 1 ay magiging 2. Kaya ang dating 1 third ay naging 2 sixth na. Kung titingnan natin ngayon ang bagong fraction na nakakulay pula, 3 sixth plus 2 sixth, pareho na ba ng denominator? Tama, pareho na ng denominator 6 at saka 6. Kaya pwede na nating i-add ang mga numerators nila at i-rotate natin ang bagong denominator na 6. Pagkatapos nating ginawa ang step na yon, ay punta na tayo sa step number 3. We will be going to add the numerators of the fraction and keeping the denominator common. So, i-add na natin yung numerator niya at common na itong denominator or ika-copy na lang. So, 3 plus 2 is equals to 5. And then, let's copy the 6 as common denominator is equals to 6. So, 3 sixth plus 2 sixth is equals to 5 sixth. So, na-add na natin. Ang sagot natin ay 5, 6. Let's proceed to step number 4. Simplify the fraction to get final sum. Ngayon, sinabi ko na mag-simplify tayo kung pwede pang ma-divide ng isang number si numerator at si denominator. In our case, our answer is 5, 6.
There is no number that can divide them both, so this answer is already simplified. So, ganito po ang pag-add ng fraction kung magkaiba ng denominators. Ngayon ay babalikan natin ang apat na steps kung paano tayo mag-divide ng fractions na magkaiba ang denominators. Step number one, tingnan natin kung pareho ang denominators. Kung hindi pareho ang denominators, proceed to step number 2. Hanapin ang kanilang least common multiple at irrationalize ito. Katulad ng ginawa natin kanina. Ang pangatlo, pag nakuha na natin at nagkapareho na ang denominator, ay ia-add na natin ang numerators at ika-copy na lang ang bagong denominator. At kung pupwede, step number 4, i-simplify ito kung kinakailangan. So ito po yung apat na steps on how to add fractions with different denominators. Thank you so much for listening to this video. This has been Alan Medino. Let us all remember to teach simply. Thank you.